Hello, magandang araw, you know. So welcome to our third episode sa series ng Principles of Structural Analysis and Design. So sa video na to, let's try to solve reinforced concrete column, no? So ito naman ay similar to November 2015 civil engineering licensure examination. Okay? So in our given you're given the column dimension. So given na yung cross section ng column, the dimension is 400 by 600. Main reinforcement, so meaning yung longitudinal na reinforcement. So meron daw 10 na tigo 25 diameter bars. Ties. So ito naman yung hoops or yung tie is 12 millimeters diameter, space at 100 millimeter on center. You are given the concrete compressive strength, FC prime, yield strength, concrete clear concrete cover. So pag sinabing clear concrete cover, that is from the extreme fiber of the concrete up to the extreme side of the reinforcing steel, no? And kadalasan yung extreme side na yon is yung stirrups or in this case yung ties, no? And then you are also given the permissible concrete shear stress, no? Mamaya paliwanag natin yan. So unang tanong, calculate the nominal, no? Take note, nominal. Okay, nominal axial load of the column. Okay? So alam naman natin may formula diyan, kaya lang gusto ko lang din ipaliwanag kung saan nanggaling yung formula ng yon. So yung formula ng yon ay nanggaling lang sa strength of materials. So ang idea kung meron tayong column, let's say meron tayong column in the side view. Okay, tapos reinforce siya ng mga bakal. Okay, and let's say ito yung mga bakal natin. Kaya ang idea kasi, kapag ito ay sinubject ng axial force, let's say P, no? Yung kukontra dyan, dalawa. Ang kukontra dyan is yung P nung concrete at saka ito mga P na to, yung mga forces naman na galing sa steel. Okay, kaya kapag nag-summation of forces, kalalabas lang P is equal to, syempre, yung P ng concrete plus yung P ng steel. Okay? And then, how do you calculate naman yung compressive force provided by the concrete? So, if you recall, hindi ba yung stress ay equal sa force over area? So, therefore, yung force ay equal sa stress times area. Okay? So, ibig sabihin, the axial force to be carried by the or can be or the axial force capacity of this reinforced column will become yung allowable stress ng concrete times yung area ng concrete, no? Kaya lang take note dun kasi sa cross section ng concrete dito. Okay, pwede na meron tayo let's say apat na bakal. So dapat yung area minus yung area displaced by the steel kasi syempre merong space na i-occupy itong mga steel na to. So, ibig sabihin, yung area natin ng concrete is nabawasan kung ano man yung area ng steel na nag-cover doon. So, ibig sabihin, dapat yung area dito is area ng concrete minus area of the steel plus following the same format, no, allowable stress ng steel times area ng steel. Okay? So, dyan yung galing. So, pero diba, from our reinforced concrete provision, yung allowable stress daw ng concrete is 8.85 of FC prime. Okay? And then we have the area of the concrete minus area of the steel plus yung allowable stress naman ng steel na gagamitin dito is yung yield strength. So FY times area of the steel. So kung may kita nyo, dyan galing yung formula na nakikita natin usually dun sa actual load capacity ng reinforced concrete column. Kaya lang ito ay itong ano na to, itong force na to is assuming that we are in a pure axial condition. Kaya lang kasi sinabi kasi pure axial, ibig sabihin ito ay magpapass through doon sa centroid, no, nung reinforced concrete. Kaya lang there are instances kasi in the actual na bihirang mangyari talaga yung purely actually loaded na column. So meron talaga tayong tinatawag na parang minimum eccentricity.
Okay, so according to the code, yung minimum eccentricity is around 0.10 of the h. Okay? And to take into account yung minimum eccentricity na yun, kumbaga, hindi natin i-assume, kumbaga parang sinasabi sa code, huwag natin i-assume na purely actually loaded yan. So maglagay tayo ng parang allowance or parang reduction factor, no? So kaya nagmumultiply tayo para maging nominal ito, nagmumultiply tayo dito sa labas ng alpha. Okay. Ayan. At itong alpha na to, depende kung anong klaseng column meron ka. Okay? Kapag daw you have a tied column, yung value ng alpha na yan will be equal to 0.8 kapag tied. And yan naman ay equal sa 0.85 kapag spiral. Okay? So again, may kinalaman siya kung paano yung confinement natin, no? Yung hoops or yung ties, kung paano sila. So it's either tied or spiral. Okay? So as you can see, mas malaki yung spiral kasi pag spiral, tuloy-tuloy kasi yung confinement, no? Unlike sa tied na yung confinement, hiwa-hiwalay. Kaya mas malaki yung reduction. Okay? Kaya lang yan ay nominal capacity pa lang. Kung halimbawa na gusto mong gawin niya na design capacity, kailangan mo pang i-multiply yan ng another reduction factor na phi. Okay? So ang reduction factor natin kapag gusto natin gawing nominal, kapag tied, idagdag ko lang, no? Although hindi naman kasi tinatanong ang design capacity. So kapag ito ay tied, no? Our reduction factor will be 0.65. Okay? At kapag spiral, we have 0.75. Okay? So anyway, sa problem number one, napakasimple lang. Okay? So ang kailangan lang natin gamitin is yung nominal. So dahil sinabi naman na ito ay ties, no? So ibig sabihin, we assume na tied column ito. So we will have 0.8, okay, times 0.85 FC prime. So, wag ko na munang isubmit sa calculator. Diretso ko na sa calculator. Area ng concrete minus area ng steel plus FY times area ng steel. Okay? So, ang area ng concrete is yung gross area ng section. So, di ba sinabi ito ay 400 by 600. So, ibig sabihin, this is 400 times 600. And then, for the area of the steel, we have, meron tayong sa actually sinabi niya 10, no, 10.25, or ibig sabihin we have pi over 4 times 25 squared, area na ng isang bakal, multiply lang natin ng 10. Okay, and that's it, no, for our area of the concrete and area of the steel. So diretso ko na sa calculator, ilalagay ko yan sa A at saka sa B. Okay, para diretso na natin ma-compute yung kinakailangan na P sub n or yung nominal axial stress. Or sorry, nominal axial load, no? So we have 0.8 times 0.85 of FC prime, 28 yun, times, lagi ko sa A, minus B, plus FY, 415 yung given, times B. Okay, so press count, yung A ay 400 by 600. Yung B is yung 10 times pi over 4 times 25 squared. Okay? So, itong nasagot na to is naka-Newton. Pag dinivide natin, pag gusto natin maging kilo-Newton, divide lang natin ng 1,000. So, actually, wala nakalagay dito, pero that is supposed to be in kilo-Newtons. So, that means we have an actual, nominal actual load capacity of 6,105.83. Okay. Again, kung gusto natin maging design capacity yan, i-multiply pa natin siya ng 0.65. So may sagot na tayo sa unang tanong. Letter B. Okay, next. Calculate the nominal shear capacity of the section V and X. So ang ibig sabihin nito, nominal shear in the X direction. Okay, so gamit ako ng bagong page.
So, as you can see in the figure, nakalagay naman, ito yung x-axis, ito yung y-axis. So, ibig sabihin, ano daw yung shear capacity niya kapag nag-apply ng force in the x-direction, ng shear force. Kunwari ito. So, ito yung Vnx. Alright, so, paano yan? So, ang shear naman, ang concept naman ng shear is it would be carried together by concrete and steel. No? So, ibig sabihin, we have the total nominal shear. So, general muna ito ha. Okay, the total nominal shear force to be carried by both the concrete and the steel. So, parang same idea kanina. Tapos, yung shear force or shear strength provided by the concrete sa NCP, okay, may nakalagay na kapag ka, may dalawa yan eh, meron tayong simplified calculation, tapos meron tayong more detailed computation. And then, meron din tayong formula no, para sa shear capacity ng concrete. Dalawa rin yon. Isa ay kapag ka flexure lang or walang compression or walang axial load na in-apply. At meron pa tayong another formula para sa shear kapag ka meron namang in-apply na load. Okay? So, pero dito sa problem na to, ang binigay kasi is, binigay na kasi to, no? Binigay na kasi to. So, ito na yung gagamitin natin na allowable shear stress. Sa NCP, ang shear strength provided by the concrete kapag without axial forces is, dapat familiar tayo dito na 0.17 lambda square root of FC prime BWD. Okay, so itong lambda na to is 1.0 kapag normal weight concrete. And yan naman ay 0.75 kapag lightweight concrete. Okay? Ito ay applicable kapag ka without axial force. Okay? Pero kapag column kasi, meron tayong axial force, no? Kaya yung merong axial force, ito ay nare-revise, nagiging 0.17 1 plus nu over 14 gross area times gross area times lambda square root of fc prime bwt. Ito naman ay pag with axial force. And ito dapat yung applicable no sa computation dito. Kaya lang binigay na nga to. Okay? Kung titignan kasi natin yung formula na provided by NACP, kailangan naiintindihan natin kung ano bang ibig sabihin ng formula yun. Itong part na to, okay, yan actually yung permissible shear stress ng concrete kapag ka without axial force. Sa pangalawang formula, ito naman yun. Okay? Ito kasing BWD, lumalabas area lang yan eh. 'Di ba? Parang ang ito kasi force, itong binilugan ko, 'yan yung stress, tapos ito yung area. Okay? So 'yan yung ibig sabihin nitong 0.17 lambda square root of FC prime. Actually, permissible concrete shear stress 'yan. Pero sa case na 'to, hindi na natin 'yun kailangan gamitin since binigay niya na mismo yung value nun. Kaya ibig sabihin sa computation natin ng shear stress provided by the concrete, gagamitin na natin yung 0.88 times BWD. Okay? And then, for the steel naman, may formula rin yan, kaya lang derivable din yung formula na yun. Okay? Ang nakalagay ay AV FY V P over spacing. Okay? So, yan yung nominal shear stress provided by the concrete. Ito naman yung nominal shear stress provided by the steel. Okay? So, ang tanong na lang dito, ano to? Ito yung effective depth. Itong B, yan yung width, no? AV is yung area ng mga legs legs ng stirrups or ng hooks under shear. And then, ito naman yung steel yield stress ng mga ties or hooks. Okay? And ito yung effective depth. Oh, tsaka ito yung spacing. Okay? So,
Ang tricky part dito is since column yan, alin dyan yung effective depth? Paano ba natin susukati effective depth? Pag ganito ba? Or pag ganito ba? No? Tapos, alin dun yung BW? Ito bang side na to? Or ito bang side na to? Okay? So, dito sa part na to, kailangan naiintindihan natin paano ba yung mechanism, yung failure mechanism kapag nag-apply ka ng shear force in this direction. So, kung titingnan natin yan sa three dimension, okay? Let's say, ito yung X, ito yung Y. Okay? Tapos let's say, mag-a-apply tayo ng force in this direction. Okay? Kapag nag-apply kasi tayo ng force in that direction, ang magiging tracking natin is on this side. Will happen on this side. No? Okay? So, pag ganyan yung track natin. Na-exaggerate ko na lang siguro. Okay? So, ibig sabihin, kung meron tayong mga ties dito, so lagyan natin ng ties. Ito, kunyari yung mga longitudinal bars. So, meron tayong ties. So, yung mga ties natin, ano? Okay? So, kung titingnan natin, kapag nag-crack ito, nag-crack dito. Okay? Ayan, nag-crack dito sa kabilang side. So, pag ganyan yung crack niya. Okay, yung naka-incline, no? Kumbaga, kung titingin tayo sa direction na to, nakikita natin sa side, okay, so ito yung X direction. Ito yung shear force. Yung crack niya, pag ganito. Okay? So dahil pag ganyan yung crack niya, ang kukontra dun sa crack ay ito mga stirrups na to. No? So ibig sabihin sa direction. So kapag tinignan natin yung cross-section, okay, so hindi ko na lang kukopya ng buo yun. No? So just this is just for explanation purposes. Okay, so gusto ko ipakita alin yung mga legs na kumukontra sa crack. Hindi ba ito, pagka pinroject natin doon, no? Ito yun, at saka ito. So sila yung tatamaan ng crack natin. Okay? So ibig sabihin, kapag ang force mo is along the X, okay? Yung mga legs na kukontra doon is yung mga legs na along the same axis. No? So, ibig sabihin ito. Di ba? Ito yung x-axis. Okay? Yung mga legs na along the same axis. Itong mga legs na to. Yun yung kukontra. So, ibig sabihin kung tatlo yan, meron pa dito. So, yung tatlong leg na yun. Okay? Tapos, yung magiging effective depth natin dito would be measured perpendicular or, sorry, yung effective depth natin will be measured also parallel dun sa direction ng loading or direction ng force. So, bali dito tayo, mula dito hanggang dito. Yan yung effective depth. Okay? Tapos yung BW natin will become the other dimension. Okay? So, bakit naging ganon? Kasi di ba kapag ibabalikan natin yung beams, di ba pag meron tayong beams, sa ito kunwari yung cross-section ng beam. Okay? Tapos meron dyang ayan, stirrups. Okay? So di ba pag nagkaroon ng load dito, ang cracking, ang shear cracking, ay pag ganito. Okay? So ibig sabihin, kung meron ka dyang bakal sa ilalim, tsaka sa ibabaw, tapos ito yung stirrups mo. Ayan. So, kung titingnan mo, ito yung itong stirrup na ito na nakatayo, yan yung kumukontra, no? Yan yung kumukontra doon sa crack, shear crack, no? Yung shear crack mo, kapag nakatingin ka sa cross-section, is pag ganito.
Okay? So that's why kung babalikan mo sa beam, 'di ba? Ito yung effective depth natin. Okay? Parallel dun sa direction ng force. Pag ganito yung direction ng force. Tapos yung B natin is yung dimension perpendicular dun sa direction ng force. Okay? So ganun, no? So ibig sabihin dito, tatandaan natin, ito lagi ay perpendicular to the direction of force. And then yung effective depth minimeasure parallel to the direction of force. Okay? Tapos yung crack, no, yung pag-crack, laging perpendicular dun sa direction ng force. All right? So, ibig sabihin, kumpute natin yung effective depth. So, ang effective depth ngayon ay, di ba, ito ay 600. So, ang effective depth natin, bali, ito. Okay, so anong sukat niyan? So, effective depth para sa shear along X. Okay, that would be 600 minus, okay, di ba dito meron tayong concrete cover? Okay, meron tayo dito ang concrete cover. Ayan, clear cover na 40. Tapos, mula doon hanggang dito sa surface, no? Zoom natin. Okay? Okay, so mula dito sa side ng stirrup to inner side, yan ay another, yung diameter ng stirrups, which is 12 mm. Okay, tapos, ang, di ba ang effective depth hanggang doon sa centroid ng main bar, so meron pa tayong another half naman. No? Half naman ng 25. Okay, so yun. No? So ibig sabihin yung mga ibabawas natin to calculate the effective depth. So we have 600 minus 40 minus 12 minus 25 over 2. So our effective depth along X would become 600 minus 40 minus 12 minus 25 over 2. And that gives us 535.5 millimeters. Okay, so ibig sabihin, in this case, we are now ready to calculate the shear provided by the steel, no? Tapos, kung ganito ang direction ng force, kung babalikan natin, yung crack natin, pag ganito. Okay, so ibig sabihin dito, ilan yung dadaanan natin na ties? So, isa, dalawa, tatlo. So, tatlo silang kukontra dun sa shear force na to. Okay? So, siguro dito na lang. So, our VS for shear along X would be AV, so tatlong pi over 4 times 12 squared, FYV, so dito we have to be careful ha, kasi minsan iba yung binibigay na strength ng ties or hoops sa main bar. Dito kasi ang binigay lang ay isa lang, kundi we assume na parehas lang yung strength nung bakal na yun. So times 415 times 535.5 over spacing. So, binigay yung spacing na 100. Okay? So, therefore, the shear stress provided by the steel would be 3 times pi over 4 times 12 squared times 415 times 535.5 over 100. Okay, and divide natin ng 1,000 para maging kilo Newton. That gives us 754.02. Okay, and then let's now calculate the shear stress provided by the concrete. Actually, yung shear stress provided by the concrete ay magbabago din dahil meron tayong component ng effective depth. So, iba yung shear stress sa magkaibang direction kasi iba yung magiging effective depth kapag magkaiba yung direction. Okay? So that's why tatawagin ko ulit ito na shear stress provided by the concrete in the X direction. So we have 0.88, tapos yung BW natin in this scenario is ito, which is, ano, 400. Okay, so 400 times effective depth of 535.5.
Okay, divided by 1,000. So that gives us 188.5 kilonewtons. Okay, so that's it. No, therefore, we can now calculate the nominal capacity of the section for shear in the x direction. So i-add lang natin yung dalawa. So pag pinag-add natin, plus 754.02, that gives us 942.5. 52 kilonewtons. So that is the nominal shear stress, shear strength in the x direction. Okay? For the last question, calculate the nominal shear capacity of the section V and Y naman. So basically, magbabaliktad lang. So bali this time, ito naman yung direction ng shear force. So ibig sabihin yung crack natin pag ganito. Okay, so ano yung mga legs na dadaanan for that crack? Yung leg na to sa extreme, yung leg na to, tsaka itong leg. So meron tayo ngayong apat naman. Okay, tapos susukatin naman natin this time yung effective depth in this direction. Okay, and then ito naman yung mag-serve as our BW, which is yung 600. Okay, so let's calculate for dy first. So yung dy, kagaya kanina, we have, di ba ano to, 400. So we have 400 minus concrete cover minus diameter ng ties minus half ng main bar. So that gives us 400 minus 40 minus 12 minus 25 over 2. So that gives us 335.5 millimeters. Okay? So ulit na natin ginawa natin kanina. So first, so number 3 na to, no? Ito ay number 2. Okay, first, kumpitin natin yung shear stress provided by the concrete in the y direction. That's 0.88. Yung B natin this time ay 600. Yung D natin ay 335.5. Okay, tapos yung shear stress provided by the steel naman in this direction is AV, apat. Apat na pi over 4 times 12 squared times 415 yung Fy. And then yung effective depth natin for the y direction is 335.5. Over the spacing is 100. Okay, if we compute for both, we have 0.88 times 600 times 335.5. Divide natin na 1,000, that's 177.14 kilonewtons. Tapos para naman sa steel, we have pi, cancel na yung over 4, 12 squared times 415 times 335.5 over 100. That gives us 629.87. Okay? Sorry. So therefore, our nominal shear strength in the y direction would be, pag pinag-add, 629.87 plus 177.14. That gives us 807.01 kilonewtons. Okay, so that's how we solve this particular problem. Okay, so please like and subscribe for more, and please share this video for those who need it, and stay tuned for next video in this series. Maraming salamat!